Hello mga mamshi, mga pangga, magandang umaga sa ating lahat at sa sana maging okay lang ang araw na ito sa atin at naway wala maging problema at stay healthy and happy lang dapat. Ayan. Nang unang-una na dahilan mga mamshi, mga pangga, kung bakit hindi na healthy ang ating flower dahil din yan sa ating mga ginagawa, kumbaga na sa atin yan yung dahilan, na sa atin yung paraan kung paano talaga natin mapanatili na fresh ang ating mga flower. Ayan. Una mga mamshi ha, sa mga pagkain nakukuha din natin to yung amoy or hindi na healthy yung ating mga flowers. Katulad yan ng pagkain, yung hindi na natin maayos yung mga kinakain natin, like spicy, yung mga drinks na iniinom natin, mga red meat, ayan, hindi talaga, hindi ko sinasabi na huwag kayong kumain ng ganyan, kundi isa din yan sa mga nakaka-apekto, kumbaga, kung palagi tayong kumakain ng mga spicy, ayan, ang ating wiwi is nagiging matapang yan mga mamshi. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi magandang amoy ang ating mga flowers. For today's video mga mamshi, pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga flower. Kung paano ito mapanatiling fresh at panatiling mabango at healthy mga mamshi. Ating mga ginagamit na mga sabon, mga feminine wash, mga sabon na ginagamit natin, doon din isa din yung sa mga nakaka-apekto na nakakasira sa ating mga flower or hindi na nagiging healthy. Yung sobrang may flavor na mga sabon, tulad ng mga sobrang bango na sabon na ginagamit natin, dapat hindi tayo gumagamit ng sobrang tapang na mga feminine wash or na mga sabon para hindi din maapektuhan ng ating flower na hindi siya magkaroon ng infection. Lalo na kung hindi din sa atin hiyang mga mamshi. At dapat lagi tayong uminom ng maraming tubig. Ayan, mga mamshi, mga pangga. Dapat uminom tayo sa isang araw, makakainom tayo ng 8 basong tubig hanggang 12 glasses. Ayan. At dapat lagi tayo mag-exercise. At yung mga mild soap lang dapat ang ating mga gagamitin sa ating flower para mapanatili siyang fresh at mabango. At huwag tayo masyadong maglinis ng sobra-sobra sa ating flower kasi ang sobrang na paglinis sa ating or paghugas sa ating mga flower, nakaka-apekto din siya sa pagbabago ng amoy or pagiging healthy ng ating flowers kasi at bumababa yung pH level natin. Ayun. At ang ating mga isusuot na mga panties is mga maluluwag or cotton lang talaga at pwede tayong pumalit ng mga panties na sa isang araw na 2 o hanggang 3 or pwedeng 4 para sa pagpalit natin ng mga panties para hindi tayo ma-infection or hindi tayo mangate. At kung halimbawa magpajama na sa bahay lang tayo, dapat tayong suot lang ng maluluwang na pajama. Huwag tayong masyadong magsuot ng masisikip na mga pajama para naman makahinga-hinga yung... At meron akong ibibigay sa inyo na bonus mga mamshi or mga pangga na kapag ganun ang problema natin, pwede tayong kumain. Isa sa mga ituturo ko sa inyo na-experience ko or talagang subok ko na talaga mga mamshi, mga pangga, yung pagkain ng mga yogurt, tapos cranberries juice. Umiinom ako parating yan kasi nga dati meron akong UTI. Kapag nagkaroon din tayo ng mga UTI, ng tinatawag na UTI, kumbaga nagkakaroon tayo ng discharge, ayan mga ganyan, tapos yung ihi natin sobrang tapang niya. At sa mga kinakain, kagaya na sinabi ko kanina, kapag kung ano yung mga nakain na inom natin, doon din tumatapang din yung ihi natin. So kung baga nagkakaroon siya ng kati, nagkakaramdam tayo ng kati na hindi natin may paliwanag. Pero kapag subukan yung uminom ng yogurt tsaka cranberries juice, ayan, cranberry, inumin nyo yan, kahit minum kayo sa isang araw, 2-3 beses, malaking bagay na po yan na matulong sa atin para sa atin mga flowers. Kasi talagang proven, tested and proven ko na talaga yan kasi yan ang ginagamit ko or iniinom ko, kinakain ko noong ako ay nagkaroon ng infection dahil yun din ang sinabi sa akin ng doktor ko.
And then, kung halimbawa nakaramdam na tayo ng pangangati at kung ano man yung nararamdaman natin at may naamoy na tayong hindi kaya-aya sa ating flower, kailangan na natin magpakonsulta sa ating mga doktor para at least sila talaga ang makapagbigay sa atin ng payo kung ano ang dapat gawin at kung ano ilagay natin at gamitin para mapanatili natin maayos ang ating mga flower. Dahil sinasabi ko sa inyo mga mamshi, mga pangga, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse, hindi po ako eksperto sa usaping ganito. Sinishare ko sa inyo ang aking lang nalalaman or ang aking na-experience nung sa akin nangyari. And yun lang mga mamshi, wala naman na akong idagdag na. Kung meron man ako nakalimutan, hindi nasabi, paki-comment na lang sa baba. At kung hindi ka pa nakapag-like, paki-thumbs up naman at paki-subscribe na rin. At paki-pindot na rin ang bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Ayan, maraming salamat po. Lagi po natin panatilihin na laging fresh at mabango ang ating mga flower. At huwag kalimutang mag-pray. Ayan, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.